Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, anay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon. Ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansang hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos noon ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa na mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila
upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na param ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging imbong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang upas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalaling, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naririto, malapit na kaligtasang pag-asa,
pang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tinangnin niyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Friday po ngayon and Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pagdedebosyon. Araw ng ating panalangin sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Kahapon at sa mga nakalipas na araw, ang mga pagbasa natin ay pawang mga babala. Babala sa mga paparating na pagtatapos ng panahon. Kasama yung sakuna, kasama yung mga trahedya. At ngayon naman, muling nagbibigay ng babala ang ating Panginoong Hesukristo sa panahon na ito. At sinasabi niya, o kasama dito, yung kanyang mga warning na merong mga tandang darating bago maganap ang mga bagay na ito. Pero naganap din naman, ano, nung panahon na iyon, talaga namang nasira yung templo ng mga Hudyo. Pero siguro, mas masaklap sa pagkasira ng templo ng mga Hudyo ay yung hindi nila nakita, hindi nila nabasa yung tanda ng Mesiyas. Hindi nila naramdaman na nasa gitna na pala nila ang Mesiyas na matagal na nilang hinahanap. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Poong Jesus Nazareno. At kung maaalala natin, sa ibang bahagi ng kasulatan, sinabi din ng ating Panginoon na kawawa ang Jerusalem dahil hindi niya nare-realize o hindi niya alam kung sino ang dumating sa kanya. Mga kapatid, ang tanda, pag sinabi nating tanda, ito ay bagay na nagtuturo sa mas malalim na katotohanan. At sa ating buhay, no, bilang tao, marami sa atin humihingi ng tanda, humihingi ng sign, humihingi ng senyales sa Diyos. Kapag ka merong hinihiling, "Lord, give me a sign." Kapag ka gusto nang sagutin yung naniligaw, "Lord, give me a sign kung siya na ba talaga." Pag mayroong desisyon, "Lord, give me a sign." Pero madalas, yung mga tanda na binibigay sa atin ng Diyos ay yung mga bagay na nami-miss out natin. Parang yung mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mga maraming milagro, sa kabila ng maraming mga tanda, mga pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon, ng ating Poong Jesus Nazareno sa kanila,
hindi pa rin nila nakita iyon bilang tanda mula sa Diyos. Hindi nila nakita na tanda iyon na dumating na ang kanilang tagapagligtas. Ang masakit doon, yung iba sa kanila, na-realize lang na dumating na nga ang tagapagligtas nung natapos na ang lahat na nangyari. Nung namatay na ang Panginoon, nung nasira na ang lahat. Minsan sa buhay natin, parang nangyayari ito sa atin. Marami sa atin hinihintay pang magkagulo-gulo muna bago lumapit sa Panginoon. Marami sa atin hinihintay na magkaroon muna ng trahedya sa buhay bago lumapit sa Panginoon. Marami sa atin, kailan ba lumalapit sa Diyos? Kailan ba lumalapit sa Panginoon? Minsan, di ba, kapag ka meron ng nagkasakit, minsan kapag ka meron ng mahigpit na pangangailangan, minsan kapag ka hindi na alam kung ano ang gagawin. Minsan sa buhay natin, ang nagiging tanda para lumapit tayo sa Panginoon ay yung mismong trahedya na nararanasan natin sa buhay. Nakakalungkot dahil hindi naman talaga dapat ganun. Dahil sa bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, sa bawat pagising natin sa umaga, and in fact, sa bawat paghinga natin, ito ay tanda na nagmumula sa Diyos. Tanda na nananatili at kasama natin ang Diyos. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng answered prayer. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng trahedya sa buhay bago tayo lumapit sa Panginoon. Araw-araw na ginawa ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ma-realize na totoo, nariyan siya. Na totoo, nandyan siya. Na totoo, kapiling natin siya. Dahil kung hindi natin marirealize ngayon at sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay, kailan pa? Baka dumating yung panahon, huli na ang lahat. Mga kapatid, hindi lang babala yung binibigay sa atin ng ating Panginoon ngayong araw sa ating pagbasa. Binibigyan niya din tayo ng paalala, pero higit sa lahat, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Kung hindi man na-realize ng mga Hudyo na nasa gitna na nila ang Mesiyas, ngayon, sinasabi sa atin, pinadarama sa atin, pinapaalala sa atin, araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang ating Poong Hesus Nazareno. And therefore, araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, binibigyan tayo ng pagkakataon na magpakabuti, magpakabanal, at mas lalong lumapit sa ating Panginoon, mas lalong mapalapit sa ating Poong Hesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin
na siya mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan ang kanatlipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasta ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayo makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birheng Ina ng Hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satana ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Maghitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
Nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magkakailanman, ay pupulihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po aming umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Idulot mo kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang magmahal at magkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa ilong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan.
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhati ka namin.